Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noise Vlogs. Excuse me. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At alam niyo na, may bagong kalaban, ingat-ingat. Ito mga kababayan ko, i-discuss natin tukol sa sugal, gambling. 'Di ba? Alam niyo mga kababayan hindi naman masama ang sugal . Yung nagsasabi na masama raw ang sugal. Particular dito sa bagong gustong ipanukala, around to, kung sino papanukala nito, yung isabong na to. Iano natin ha, isabong casino at saka PCSO lottery. Nakakasama ba to sa buhay ng tao? Nakakasama ba to sa buhay ng Pilipino ito? Itong isabong na to, itong ipupuntirya ko to . Medyo ayoko dito sa sabong na to, sa isabong na yan. Alam nyo ba mga kababayan ko, ito na nakaraan na buwan, ewan ko, siguro July, August, isang pulis ha, nangu-hold up ng mga branches ng LBC. Ayun, nagtatagumpay naman siya, pero yung mga nakalipas na buwan na, ayun, nahuli siya, na-champuan siya. Alam nyo itong pulis na to, kaya ginagawa daw niya na addict siya sa isabong. Tina mo. Ano to eh? Kasi madali lang online na sugal to . Maski bata ata, pwede rito . Wag sana itong ipasa sa batas. Maraming masisirang buhay dito. Sigurado ako, maraming masisira. Meron na nga na winakasan ng buhay dahil dyan sa isabong na yan. Opinion ko lang ito mga kababayan ko ha. Kayo, kung gusto nyo, sige, mag-isabong kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Baka magulo ang buhay nyo yan. Gcash lang ang kailangan dyan, di ba? Kaya ako, hindi ako marunong magsabong na yan . Kaya, ayun, sabi pa ni Senator Lacson, sinasite niya na yung mga case of popular electronic cockpit betting on isabong that was aided by the rise of digital wallet in the country and has now become a social problem after many compulsive gamblers lost large sum and were left in financial ruin. Oh, sige. Wawasakin ang buhay nito mga kababayan ko, itong isabong na to ha. Pasensya na kung gusto niyo, sige. Buhay niyo 'yan. Hindi ko pa kikialaman yan, pero sana naman wag na tong ano na to. Sino pa nag di umano ata si atong amay promotor nito . Oh sige, okay, may mga buwis yan, pero masisira naman ang buhay ng mga Pilipino. Oh, dahil dyan sa isabong na yan . Kaya kayong bahala kung gusto nyong mawasak ang buhay nyo. Ako inamin ko, tumataya rin ako sa PCSO, mamaya na yan ha. Yung sasabihin ako tungkol dyan ha. Basta isabong, wala sa akin yan. Huwag sanang pumasa yan. Tingnan mo, cellphone lang . Tataya ka, magkano ba taya dyan? Hindi ko alam, hindi mo magsasabong . 10 piso or pwede kang magtaya ng 100,000 o milyon. Sige, kayo bahala niyan. Pera nyo naman yan, di ba? Pero para sa akin, huwag sanang maipasa to. Magugulo ang buhay nyo dyan, masisira ang buhay nyo. Ito naman sa kasino. Ganon din. May mga kilala kong nagkakasino rin, pero hindi naman sila linggo-linggo or maybe araw-araw. Pag may mga sobra lang sila, pupunta sila sa kasino, nagsusugal. Minsan natatalo at minsan din nananalo. Dito rin sa kasinong to, may mga nasisira rin ang buhay. Pinagbibenta ang mga ari-arian, ang mga kotse, sinasangla ang mga mamahalin ng mga wristwatch. Di ba? Minsan pa nga, laman ang pinupuhunan . O hindi mo masama yun ha. Dahil sa kasinong yun. Pero depende yan. May mga kilala kung wise gambler ba? May mga ganun . Di ba? Hindi rin ako pabor sa kasino, pero depende yan sa sugal mo. Di ba? Ang kasino, hindi naman, pwede ka ba tumayo ng piso dyan? Hindi ko alam . Sinasama ako nila noon sa mga kasino. Wala, nanonood lang ako. Minsan tumaya ako ng 100 piso. Ay, natalo. Wag na, ayoko. Ayoko yung ganun.
O, depende yan kung gusto nyo talagang guminawa buhay nyo or mawasak ang buhay nyo. Diba? Depende yan. May mga iba naman tao na hindi naman compulsive gambler eh. Yung iba talaga. Sko, minsan, magdamag sa casino. Porkit, ano ha, porkit may kaya ka, may negosyo ka, magkakasino ka na. May mga negosyante, nasira din yan dahil sa kasinong yan. O, di ba? May mga istoryang ganyan. Nasira rin ang pamilya. Kaya, siguro sa kasino 50-50 ako. O, dito naman, sa PCSO, ay, dito, medyo okay sa akin ng ano. Kasi ang tayaan dito, medyo maliit lang, 20-20. Pero may mga tumataya rin dyan. Lalo-lalo na may kaibigan ako. Alam niyo ba yung kino? Yung ang number is 1 to 80 ha. Pipili ka lang ng mga numero dyan. Kasi may mga ano dyan eh. May mga games dyan eh. Pwede kang tumaya ng limahan, mananalo ka ng 2-5. Pwede kang tumaya ng sampuan, mananalo ka ng 1,000,000. So, babawasan ng 20%. May kilala ko, magdamag sa kino, sa lottery outlet ha, nagpatalo siya ng 10,000 pesos. Yung araw na yun ha, isang araw pinatalo niya 10,000 piso. Oh, yan ang tawag dyan, yan ang compulsive gambler. Huwag naman ganun. Eh akong punan ko niya binsan sa kino, 50, 100. Oh, pag alam kong medyo di ako siniswerte, ay hindi, uuwi na ako. May kasama naman ako yung kaibigan ko si Perdi. Eh pag wala kaming swerte, edi alis. Oh. At pag mananalo naman kayo, actually mga kababayan, nanalo na ako dito sa kino eh. Hindi naman 1,000. Basta medyo pwede ng pamalengke. Ay, ang ginawa ko, nanalo ako ng medyo, nasa 10,000 plus more. Ang ginawa ko, naggrocery ako kagad. Oh, di ba? Para di ko na isugal yon. Ganun, magiging wise. Wise spender ka, wise gambler ka. Hindi yung nanalo ka na, tapos gusto mo pang tumaya, ang mangyayari, mababawi naman yan. O, diba? Dapat mag-isip-isip din tayo. Ha? Ano eh, pinaghirapan mo yan, tapos lulustahin mo lang. Eh, hindi ko sinasabing huwag kang magsugal. Nasa sa iyo nga yan eh. Sariling buhay mo yan eh. Buntot mo, dala mo, di ba? O ito ng buod ko sa kasino, sa isabong, definitely ayoko yan, sugal na yan. Inuulit ko, maraming nasisira ang buhay dyan. May pulis nga, di ba? Yung kanina sinabi ko, nang hold up, kasi na-addict siya ron. O. Huwag sanang dumating sa pagkakataon na gagawin nyo rin ang masama para makapagsugal lang kayo. Di ba? At sa kasino naman, well, ang alam ko sa kasino, may mga kaya yan. O, ang middle class man, nagkakasino ba? Siguro, depende. Sa 100% ng mga middle class, siguro man ang susugal dyan, mga 5 or 10%. Pero karamihan, hindi. May mga Pilipino rin na mga wise spender. Di ba? Mga wise gambler din. And sa PCSO naman, medyo ano to, parang hindi naman siya nakaka-addict. Pag may kursinanda ka lang numero siguro, pwede ka tumaya sa halagang 20 pesos lang. Pero wag naman yung sa, na ikwento ko sa inyo na isang araw pinaubos niya 10,000 pesos. Oh. Natalo siya. Ang alam ko, nakabawi rin ata siya, nanalo siya sa kino eh. Pero mas malaki ang natatalo kaysa mga napapanalunan natin. Di ba? Na-experience ko na yan eh. Pero ako naman eh, mga 100 piso kada araw, pag may sobrang pera lang, tataya ako ng sa loto. Sa loto na narin ako mga consolation, 2,000, 1,500. Sa kino, medyo malaki na rin. Hindi naman malaki. 5 beses ako nanalo ng 5,000 dyan. Pero matagal na yan, 2 years ago. Again, sariling buhay nyo yan. Kung gusto nyo masira ang buhay nyo sa pagsusugal, so be it. Pero kung ayaw nyo masira ang buhay nyo, maging wise kayo sa pagtataya. Diba? Pwede naman ilaan ang pagkain
sa sugal. Ang mas maganda, bumili muna kayo ng mga mahalagang bagay, bumili kayo ng mga pagkain muna, siguro pwede kang magsugal. Pero, in moderation lang. Huwag naman kayong magsusugal ng halos 1,000-1,000 misang tinataya nyo. Huwag ganun. Yun lang ang payo ko sa inyo, ha. Sariling buhay nyo yan, eh. O, hindi ka naman buhay yan, di ba? Yun lang, mga kababayan ko. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking video. At mag-comment lang kayo tungkol dito sa topic natin, ha. Sa isabong, casino, PCS o loto. At pakishare naman to. Baka may kaana kayo, kaibigan kayong kailangan ng tulong about sa pagsusugal, ha? Salamat po, ingat. Bye.